pag dito ka nagstay, as in bon na maging permanent resident ka, di ba? Mm-hmm. Isipin mo yung future kasi eh. Simpleng mamamayan ka dito, pero kahit na may anak ka, may support sa government. Hello guys! Welcome back to our channel. And for today's video, alis tayo ngayon. At pag-uusapan natin kung sulit ba mag-Canada kapag ano ka lang, no? Minimum wage earner ka lang dito sa Canada. Tignan natin. Share ko sa inyo yung mga experience namin dito, yung mga bayarin namin dito. Kung kasya ba kapag ang sahod mo dito is nasa minimum ka lang. Kasi netong past few weeks, mababa lang yung sinasahod namin. Kasi nga, gawa ng seasonal lang kami. And masahod lang kami ng minimum kada linggo. Masashare ko sa inyo dito kung ano ba yung mga na-experience namin itong mga nakaraang linggo. Tungkol sa pera, syempre. Tignan natin kung magkano ba yung mga kalta. So, yung mga bayarin namin dito sa Canada. Para meron din kayong idea bago kayo magpunta dito sa Canada. O yung mga nasa Canada na, na-experience na rin siguro to at nararanasan nyo din ito, no? So, comment kayo sa baba kung magugustuhan nyo itong video na to. And kung bago ka lang sa ating channel, please subscribe to our channel para mapanood mo na din yung mga video natin na ginagawa dito sa ating channel, no guys, no, patungkol sa mga buhay-buhay natin dito at mga job opportunities at kung ano-ano pang mga pwede kong i-share sa inyo na mga na-experience ko dito sa pamumuhay namin dito ng girlfriend ko sa Canada. So mamaya tanongin natin siya, hindi niya alam na magbablog ako ngayon, kaya mamaya tanongin natin siya kung ano ba yung dahilan kung bakit siya nagpunta dito sa Canada at kung ano yung mga experience siya naranasan dito sa Canada na hindi niya naranasan doon sa other country na napuntahan niya, no? O sa Philippines. So let's go. A few moments later. Hey guys, dito ako sa loob ng Alar store nila dito sa Canada. So share ko lang sa inyo yung minimum na sinasahod namin dito. For example, ako sa per week sa 30 hours na sinasahod ko, guys, 421 per week. So times 4 niyo lang yung 420, lalabas siya ng ay guys, lumalabas lang siya ng 1,664 Canadian dollars. Sa peso naman, kung kukupitin mo yun, lalabas lang siya ng more or less 67,000 lang guys sa pesos. Yung total amount na sinasahod namin kapag ka isang buwan dito sa Canada. Ngayon guys, alam nyo na yung total amount ng sahod ko guys. Dideduct naman natin lahat ng mga gastusin namin dito. Tignan nyo kung magkano lang yung matitira sa sahod namin. Ilalagay ko dito sa taas yung total ng sahod ko, tapos yung mga gastos dito sa kabila para makita natin kung magkano ba yung matitira sa atin pagkatapos na ng buwan. And guys, ito naman yung isa pa sa mga binabayaran namin, yung bill, which is yung load namin dito sa Canada. Binabayaran ko is nasa 120, including yung phone, tsaka meron kang 6GB na internet, tapos unlimited call and text within Canada and US. Siyempre guys, iba-iba yung mga pwedeng i-charge sa'yo, depende kung anong data, yung data plan yung kinuha mo. So guys, dito sa Canada, meron kasi akong insurance na binabayaran. So binabayad ko dun magkano? Insurance. Binabayaran ko dun $104. So bawas natin ulit. At syempre guys, di mawawala dyan yung budget ng grocery, no? Sa isang buwan. Magkano ba budget natin sa isang buwan? Isang buwan? Magbabudget sana tayo ng 200 kaso hindi kaya eh. Para sa grocery lang eh. O yun. Sabihin na natin 200. Compute na natin ng 200. Tignan natin kung magkano pa yung matitira sa sahod natin. No? Ito guys, oh. Bumili kami na tong ice gem. Kasi gusto ni Darlene. Ano yung mga magkano to? Mga nasa, magkano? $350? Tangit dalawa. Kaya nga dalawa, magkano siya? 125. Nasa 120. 60 ang isang piraso. Ganito talaga para makatikim ka ng gusto mong pagkain. Gagastos ka na lang. Lalo na pag Philippine foods. Ito guys, yung isa pang gastusin namin dito sa Canada. Siyempre, hindi kami makakalabas kapag wala kaming sasakyan. And then, hindi namin papagasan yung sasakyan namin. So ngayon, magpapagas tayo. Let's go. Guys, tignan natin kung magkano yung magagastos natin sa gas ngayon. Kasi ito, ayun namin na ito. Gas na namin ito for 1 month. Ayan, 40. 45. At syempre guys, meron tayong sasakyan. Dito kasi sa Canada, required kasi yung may insurance dapat yung sasakyan mo. So, yung ano natin ito ng insurance sa ginagastos namin sa insurance dito is nasa $166 kada buwan, no? So, compute natin sa peso, bawas natin dito. Yan lang yung matitira sa atin, guys. Sasahurin natin. Natitira sa akin na malinis kapag
end of the month. Pag off-season, talaga pag walang trabaho, ganyan talaga yung minimum lang na sinasahod namin. O ganyan lang talaga yung titir sa sahod ko. Depende pa yan, guys, ha. Hindi pa yan talaga yung pinaka-total. Depende yan kung saan ka pupunta, kung ano yung gala mo, kung may bibilin ka. Nagbabago-bago yan. Pero yan na malapit yung natitira lang sa akin kapag end of the month. 1 minute 37 seconds later. Ano ba, bakit ka ba nagpunta dito sa Canada? Galing kasi kami, para sa mga hindi nakakatanong, galing kami ng Taiwan, doon kami nagtatrabaho as factory worker. So, tanongin natin siya kung bakit mo siya nagpunta dito sa Canada. Siyempre, walang dahilan ko para makasama kita. Ay! Sarangon! Tapos? Tapos, siyempre, yung mga naman magtrabaho sa Taiwan, asa kong iisipin mo, siyempre, kung dito ka nag-stay, possible na maging permanent resident ka, di ba? Tapos, kung sakali tayo magkapamilya tayo dito, yung magiging anak natin, magiging maganda yung buhay niya. Kasi yung benefits ng mga bata dito is maganda. Health benefits, yung mga education. Diba? Isipin mo yung future kasi eh. Simpleng mamamayan ka dito, pero kahit na may anak ka, may support sa government. Diba? Ano yun naman yung mga ano experience mo dito sa Canada na hindi mo na-experience doon sa ibang bansa? Kanyari, for example, sa Taiwan na nagtrabaho ka before, ano yung mga experience mo noon? Sa Taiwan? Sa Taiwan kasi... Gawin na natin ano, yung parang kaibahan. Kaibahan? Sa Taiwan kasi regular ang pasok mo. Every 2 days, may pasok ka. Pag may OT ka, papasok ka. O pag wala kang pasok, 2 days kang may pasok, 2 days kang walang pasok pag walang OT. Dito naman, syempre, seasonal worker tayo. Merong panahon na mahina, may panahon na malakas. Maninibago ka talaga kasi syempre. Sanay ka na yung buwan-buwan, di ba, sa Taiwan, kahit na ano eh. Nakaka-OT kahit paano, di ba? Sanay ka na naman. Ganun, may aasahan kang buwan-buwan eh dito. Syempre, malaki din pagkakaiba. Nakakapagluto ka nga. Nabibili mo sa mong pagkain. Pero, yung pera mo, dapat pagkasusin mo ng ayos. Kasi nga, syempre, parating ka sa point na wala kang trabaho. Di ba naman pwede na walang wala kang trabaho kasi may binabayaran ka. Diba? Yun yung pagkakaiba. Sa Taiwan, ikaw larang pasok, alam mo may sasawurin ka. Dito, papadala ka pa sa Pilipinas. Budget para sa pamilya mo. Papadala pa. Kaya hindi pwedeng hindi ka mawawalan ng trabaho or masi-zero ka dito. Kaya itindihan ko din yung mga nakapunta dito sa Canada, nagtatrabaho as seasonal worker na hindi nakakasahod ng minimum, ibig sabihin wala. Kasi no work, no pay, yun yung naintindihan ko talaga, yung mahirap yun, lalo na pag may family ka na sinusuportahan sa Pilipinas. Kanyari, if example nang galing ka sa Taiwan, continuous yung kinikita mong pera. And then pumunta ka dito sa Canada, sakala mo Canada, ang ganda, ang dami sahod, malaking sahod, yun ito. Tapos pupunta ka sa seasonal work. Tapos pupunta ka pa sa company na hindi nagpapasahod ng 30 hours kapag off-season na. We're lucky pa din and grateful kami na napunta kami dito sa Canada. Kasi nga, yun, at least napunta kami sa company na nagpapasahod ng 30 hours na minimum kahit na wala kaming pasok. Kahit na, for example, 12 hours lang kami pumasok, babayaran kami ng buo, 30 hours. At least meron kaming minimum na kinikita every month. Meron kaming inaasahan na pera pumapasok sa amin every month. Kaya hindi ko din talaga masisisi yung mga seasonal worker na umaalis o naghahanap ng ibang work para masustain syempre yung support dun sa family nila back in the Philippines, di ba? Ayun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo guys, yung mga gastusin na pinakita ko sa inyo is totoo talaga yan. Yan yung mga gastos namin na na binabayaran dito monthly, guys. Kaya yan talaga yung nadideduct sa sahod namin. Oo, malaki yung sahod sa Canada. Pero malaki din yung gastos. Malaki din. Siyempre, dollar yung kita mo. Dollar din naman yung binabayad namin. At siyempre, sa cost of living kasi dito, guys, kung makikita nyo, pag yung mga video namin ng grocery, gaya ng mga lastik namin, nag-grocery kami, na almost $100, $135, minsan umabot pa kami ng $200. Depende yun kasi guys eh. Gaya nga na sabi niya, advantage din naman yun kasi nakakain namin yung gusto namin kainin, nakakapunta kami sa gusto namin puntahan. Ayun nga lang yung, disadvantage. Siyempre, kailangan mo din talaga magbayad, diba?
kailangan mo din mag-sacrifice ng money para magawa mo yung mga gusto mong gawin. Okay, disclaimer lang yun sa mga ano lang, sa mga katulad natin na nagsisimula pa lang dito sa Canada. Sa mga nagsisimula pa lang syempre dito, syempre magsisimula ka muna sa East ka muna, syempre hintayin mo yung papel mo hanggang sa permanent residency ka. Pag naman na permanent resident ka na, pwede ka nang magtrabaho kahit ano pa gusto mo. Yan, tama. Kahit ilang pa gusto mo yun. Day, napakadaming trabaho dito. Katawan guys. Mo na lang ang susuko. Siyempre, simula pa lang. Taste ka na muna. Ganun talaga. Ganun talaga. Buhay, sacrifice talaga pag nagpunta ka sa Canada. At nagsisimula ka pa lang. Halos lahat naman siguro na nagpunta dito sa Canada is na-experience yung mga ganun, no? Na nagsisimula pa lang. Kayo, kami, for example, kami dati wala kaming sasakyan, talagang doon lang kami sa bahay, nakikisakay lang kami, naglalakad. Eh ngayon, luckily, thank God na nakabili kami ng sasakyan namin na second hand dito sa Canada. Pinagatian namin yun. Lahat kasi ng gasusin dito namin guys is pinagatian namin. As a couple, syempre, mas maganda yung ganong setup. Kasi para setup. Lang kayo may trabaho, so why not, diba? Pares kami may sinusuporta na family sa Philippines. At nagpapadala kami at nakapagbigay tulong din kami sa mga kapatid namin at natutupad yung mga gusto ng mga pamangkin namin, yung mga ganun ba. Umbaga, papasalamat pa rin kami kasi nandito kami sa Canada. Yung pagsasakripisyo natin is nakakatulong. Oo, yun. Yung pagsasakripisyo is nakakatulong sa iba. Yun. Tapos, ano ba? Ayun nga, luckily, itong sasakyan namin, hindi pa namin binabayaran. Kasi, is nga binili namin ng cash, mas okay siya. Kasi wala na kaming iniintinding monthly, isa din yung advantage. Kasi, lalo pa siguro, pag may monthly. Kadalasan kasi, kapag sa mga nakakausap namin, meron silang binabayaran, ang dami nilang binabayaran. For example, Sa bahay, pag kumuha ka ng bahay, uy, ang dami. Paano kung minimum wage earner ka lang, tapos meron kang binabayarang bahay, may binabayaran kang bagong ko, nagbabayad ka ng phone bill, nagbabayad ka ng insurance sa sasakyan. Insurance sa bahay. Ang dami mo nang bayarin, wala ka ng time para magpahinga. Kaya, isa ring advantage to pagkuha namin sa sasakyan na cash lang talaga. Kaya, para hindi kami mahirapan ng ni Darlene na pagbabayad every month, no? Ito pa nga lang na ganun pa nga lang yung mga binabayaran namin sa inyo. Medyo nagtitipid na kami. Paano pag may anak pa tayo? Although meron namang support yun sa government yun, syempre alalaanan mo pa rin ang pera, syempre. Paano pag nagkasakit, emergency, mga ganyan. Savings, importante yung savings kasi para sa amin, kaya nagsisave talaga kami dalawa. Para sa future namin, tsaka sa magiging family namin dito sa Canada. Hey! Sana all! So, ayun lang guys. I hope nakapagbigay kami ng mga idea and experiences namin sa inyo guys na makakapulutan nyo ng aral o ano ba? Makakapulutan nila ng ano? Ng idea. Paano mamuhay dito sa Canada pag sisimula ka pa lang. Ano? So, kasi yung iba naman natin ang kapwa dito, di ba, kahit paano, di ba? Oo, mga nandito naman na, may mga matatagal na Pinoy dito, nakaka-survive naman, why not us, di ba? Nag-negosyo pa, di ba? Alam mo naman ang Pinoy, madiskarte. And then, napakarami ng Filipino dito, bakit sila mupunta dito kung hindi kung walang magandang ibibigay sa kanila o future na naghihintay. Magandang future na nag-aantay para sa kanila dito sa Canada, no? Strive lang, grind. Yun. Ganun lang tayo. Para sa future, grind lang tayo. Para sa ekonomiya. So, yun lang guys, yung mga na-share ko sa inyong gastos, no? Guys, ito sa Canada. And then, yung mga experiences namin ni Darlene dito as a couple. And yung mga expenses. And then, yung mga ideas sa sinare namin, guys, is I hope nagustuhan nyo. And nga niya, makapulutan nyo ng aral. And sana, pagpunta nyo dito sa Canada, is nag-guide kayo netong video na to para at least maka-adjust kayo kahit papano at hindi na kayo manibago pag pupunta na kayo dito sa Canada. May sasabihin ka ba? Ayun. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please give it a thumbs up and comment kayo sa baba kung nakarelate ba kayo dito sa mga sinabi namin dito sa Canada, no?
And comment ka sa baba kung meron kang suggestion and may violent reaction ka ba sa mga sinabi namin dito at shinare namin. Nga, disclaimer lang guys, no? At ng sinabi namin dito is based lang po sa experience namin dalawa ni Darlene dito sa mga nararanasan namin dito sa araw-araw na pamumuhay namin dito sa Canada, guys, no? So, yun. I hope subscribe mo tong channel na to para maging taga-suporta ka na namin dito sa aming YouTube channel. And click mo na din yung notification bell para laging kang updated sa ating mga susunod na videos. Nag-share tayo ng mga buhay-buhay natin dito sa Canada and mga job opportunities na pwede makapag-hire sa inyo papunta dito sa Canada. So guys, dito ko na lang tatapusin tong video na to. Medyo mahaba na siguro tong video na to, and I hope, nagustuhan nyo to, and you guys have a good one.